Alright, what's up mga kamis mo? Ngayong araw na ito ay makiki-issue so tayo dito sa may proa, dito sa may kubyerta. Tinitingnan ko o tinitingnan namin ni Nambang kung ano nga ba yung preparasyon na ginagawa ng mga kaibigan natin dito sa kubyerta. Dahil magkakarga na kami mga kamis mo ng timber o sa Tagalog ay troso. Napadaan lang kami dito dahil gumawa din kami talaga ng A-frame para sa kanilang lashing wire na nakaspool pa. So, hindi ko napapatagalin to mga kamis mo. Let's go! Alright! What's up mga kamis mo? Ayan ha. Ayan na yung preparation nila. Oh, ayan yung preparation ng mga kaibigan natin sa kubyerta. Ayan o. Kasi sa may Montevideo, saan nga po yun? Montevideo, Uruguay, kami ay maglo-loading ng troso. Ayan yung kaibigan natin, oh. Yan talaga. Sinatanggal na nila yung mga kadena. I-prepare na nila. Yan, napakaraming kadena yan. Tapos yung stanchion post, yan din nila, i-ready, tatayo din. Tapos ayan yung kaibigan nating supervisor. Ah, talaga. Ko lang sila kung magkatayo pagkaayos nila. Kasi, monitor lang, supervise lang yung pinaka ano diyan. Sige. Ako lang babayad. Nice. Pagkatapos ng trabaho, bayad agad. Bayad ako. Nice talaga. Magkano yung bayad mo kada isang ulo? Kada isang ulo. Depende sa kanila. Performance. So, eh ito si ano, si Ayan. Anong magkano bigay mo diyan? Eh isang chitra na naman din sa sa buong magdamag. Ito yung Bosan store. Yan nakalagay lahat ng kanilang mga gamit. Ito yung mga ano nila pang lashing. Yung iba bagong dating yun sa ano sa Morocco. Sinupply nila. Tapos eh sinambang. Sinilip kasi namin yung bulb doon sa may taas. Tapos masama yung panahon, kaya lang kailangan magtrabaho kasi kailangan ng pera. Ganito talaga yung buhay ng mga marino. Kahit na sobrang hirap na ng pestuhan sa trabaho, eh, kailangan pa rin magtrabaho kasi kailangan kumita ng pera. Tara na bang? Kaya kami, uuwi na kami para maghanap buhay naman ulit. Oh! Na-videoan niya siya. Ayan, ito yung mga ano namin, no? Mga kable. Kinalawang na yung iba. Ayan, ito mga gamit din yan. Piniprepare na nila para pagkadating ng puerto, hindi na mahirapan. Ayan, yung mga station. Ano tawag yan? Hindi man eh, station yung nakalagay dun sa ano eh, vlog eh. Station post. Yan, itatayo nila yan. Tapos itong area na to, punong-puno yan ng troso. Pati yung loob ng mga bodega. Kaya ngayon, nakikita nyo, puro pang lashing yung nakikita nyo. Mga kadena. Pero, pag nandun na kami sa port ng Uruguay, punong-puno to. Hindi ka na makakadaan dito. Kaya yung mga sapatos namin, panigurado, dahil mag-inspect din ng mga crane, check, inspect, inspect, tsaka yung just in case na mag-bunkering, magsusonda dito, kailangan namin ng spike. Yung sa gayon, eh, hindi mag-slide kapag umapak sa troso. Tapos, ganina, nag-fabricate kami ng A-frame para sa, ano, spool ng mga cable wire. Ayun, nandun. Pakita ko sa inyo. Ayun yung mga panglashing, nakaspool pa. Tatanggalin nila yan lahat. Ilalatag nila yan. Yan, dami. Yan, oh, mga bago yan. Mga shackle and everything. Tapos, yan pa, another. Ang kakapal. Yan, oh, nakaano na rin, oh. Nakaready na talaga. Bakan, first time namin magano. Pag-loading ng plug. Ito yung ginawa namin kanina. A-frame. Yan yung A-frame.
para sa school, para i-chindak nila tapos ilalatag. Pwede na yan lahat. Ito yung luma, di pa nagamit kasi yung barkong to bago lang to, 2020 first time ngayon sa batch namin, batch 2 kami, first time na maglo-loading ng troso. So paano ba yan mga kamismo, hanggang dito na lang yung vlog ko na ito. At kung di ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, ay huwag mong kalimutang mag-subscribe para palaging updated sa mga bagong i-release na video. Shoutout kay Nambang Murwami. Here we go, bye-bye!